Hello guys, gawin ito sa Singkamas guys. Maliban sa masarap, mapapawaw kayo sa sarap niya. At simple lang, mura pa at ulit-ulitin mo ito kasi very common ito lalo na pag nasa Pilipinas ka. Sundan nyo lang itong paggawa ko guys kung paano ko ginawa at paano ko pinasarap ang simple yung Singkamas. So tara guys, gisa na tayo. So ganyan lang guys, so una kong ginawa. Optional lang to guys kung wala naman kayong shiitake mushroom. Di na kailangan lagyan basta meron lang kayong bawang at saka yung dahon sibuyas. So, kung wala naman kayong dahon sibuyas, pwede na rin sibuyas pero mas maganda sana kung may dahon sibuyas kayo para mas colorful. Then after that, gisa-gisa nyo lang siya, tapos lagyan nyo lang siya ng konting tubig at pagtimplahan nyo ayon sa inyong palasa. So ganyan lang siya, very basic lang siya. Pag lumambot na siya ng 5 minutes, so sit aside natin siya. Yan, okay na yan siya. So next naman natin gagawin ay yung ang ating wrapper. So sa paggawa ng wrapper guys, kailangan lang talaga ng mahabang pasensya kasi hindi ganun kadali. Pero as long na gusto mong kumain at craving mo ang mong gumawa ng simple na. Sa paggawa ng lumpia wrapper guys, kailangan ng mahabang pasensya kasi yung pagbaliktad niya. Pero kung lagi mo itong ginagawa, hindi mo na kailangan ng mahabang pasensya. Kahit maikli lang, okay na siya, charo. So yan, ganyan lang gagawin nyo guys. Halo-haloin nyo lang yung mga ingredients sa ating pang lumpia wrapper. At mas masarap to kung ikaw mismo ang gagawa at kasi may flavor of love siya, diba? Kung tayo ang gagawa at tayo rin kakain, mas maramdaman natin at mas malalasahan natin yung ating gawa. So yan guys, ganyan lang, mix-mix lang. Tapos yung tip ko lang dito guys, kasi minsan hindi talaga may iwasan mayroon siyang buo-buo. So ginawa ko, sinala ko siya para sure na sure talaga na wala siyang buo-buo at pinupino ng aking ginawang wrapper. Yan, ginanyan ko lang siya, yun diba, para siyang hot cake. Actually guys, yung naluto itong ano ko, yung wrapper, para siyang talagang hot cake. Kaso lang kakaiba lang, hindi siya matamis kasi wala naman siyang sugar. So, konting asin lang. So, ganyan lang, ikot-ikotin mo lang siya sa kawali. Na teflon, walang mantika yan guys kasi yung ating nilagay na ginawang wrapper na ano na picture. Meron na siyang mantika. So, hindi mo na kailangan siya lagyan ng mantika. So, ganyan lang siya hanggang mabuo niya. So, ngayon, nagawa ko to sa aking recipe. Nakagawa ako ng 6 yata. Sa tama lang yung size. Kung gusto niyo naman mamaliit, siguro mas marami siya. Kung gusto naman yung mas malaki, baka mas kunti lang siya. So, sa akin, tama lang yung size. Good for one person lang. So, ganyan. So, take note guys. Naghugas ako dito ng kamay ha. Kung paano ko sa binalot, siyempre, bago tayo gumawa, bago tayo hiwain yung ating mga sangkap sa ating lulutuin, siyempre maghugas muna tayo ng kamay, di ba? Nilalo pagluto na, mas malalo tayo paghuhugas bago natin hawakan yung luto na pagkain. O, di ba? So, ganyan lang siya. Very basic lang siya, very easy lang. So, ganyan. Ang sarap-sarap nito, pati yung mga amo ko nagustuhan nila. Although meron naman dito kaso ang tawag na doon ay pupya dito sa Singapore. So sa atin, tinatawag na to sariwang o prince lumpia. Pero yung prince lumpia sa atin, maraming saho, maraming may bagyo beans, may repolyo, may carrot, o etc. Marami siyang halo. Pero sa akin, very easy lang siya. Kailangan mo lang 3 o 4 na ingredient makakagawa ka na ng masarap at nakaka-addict na prince lumpia. So ngayon guys, natapos natin siya i-wrap. So isit aside natin siya. So na ngayon, sunod natin gawin ay ating sauce. So halo-haloin lang natin siya. Ganyan lang. Para ka lang nag-ano, para lang ka lang nagbe-bake ba? Kung naghahalo ng dough o naghahalo ka ng mixture para sa iyong gagamitin. So, huwag kayong mag-alala guys kung wala kayong pulang-pulang na asukal sa bahay kasi pwede nyo malagyan siya ng dark sauce o diba? Ganun kami dito sa amin din. Wala kami yung pulang-pulang asukal. So, white or brown sugar lang yung ano ba yung parang raw sugar ba tawag doon. Basta hindi siya brown. So, ginawa ko siya, lagay ko siya ng dark sauce. So, perfect na perfect yung sauce natin guys. Hindi siya maalat, hindi siya matamis.